Sino ba ako pinablockwin? Pumurahin mo ako, pagsalitaan mo ako, tinirahan mo ako. Hindi mo ako girlfriends. Galit ang namutawi sa 17 anyos sa dalagitang itago na lang natin sa pangalang Dunita nang kumprontahin niya ang 18 anyos niyang pinsan na inirereklamo niya ng sextortion. Ayon sa mga pulis, nagkakilala sa social media ang dalawa at naging magka-chat at magka-text. Nagpa siya silang magkita kung saan mayroon umanong nangyari sa kanila at di pa raw nila alam noon na magpinsan sila. Makalipas ang ilang linggo, gusto raw muling makipagkita ng suspect pero tinanggihan na siya ng biktima. Dito na nagbanta ang suspect na sisiraan sa social media ang biktima kung hindi papayag na makipagtalik. Humingi na ng tulong ang biktima sa mga pulis kaya nagkasa ng entrapment operation. Itinanggi naman ng suspect ang paratang at iginiit na may relasyon sila. Bagay na itinanggi naman ng biktima. Ano po, hindi po totoo po yun yung binibintak po sa akin. Friends, sa iba lang sa mga sa publiko, pag hindi natin masyadong kakilala, nakilala lang natin sa social media, huwag tayong masyadong magtitiwala. Sa bayan naman ng Angat, iginigiit din ng 20 anyos na si Alex Santiago na karelasyon niya ang kapitbahay niyang inirereklamo siya ng panggagahasa. Kwento ng biktima, gabi noong undas nang lumabas siya para maghanap ng signal ng cellphone. Naumupo siya sa lugar na di kalayuan sa kanilang bahay ay dinukot umano siya ng suspect. Dinala sa kwarto at doon na ginahasa. Itinanggi ng suspect ang paratang. Anya, ang biktima ang kusang pumasok sa kanilang bahay. Desidido ang biktima na panagutin ang suspect at itinatanggi rin niyang may relasyon sila. Ayon din naman po sa biktima ay kakilala niya po itong suspect. Pero wala po silang relasyon. Hindi naman po dahilan yon na meron silang relasyon para pilitin mo ang isang babae na makaroon po kayo ng pilitin na makipagtalik sa inyo. Darlene Kai, GMA News.